Kaugnay pa rin ng Napolist. Makapanayam natin si Senador Coco Pimentel. Senador, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, sa Napolist po, meron si Secretary Ping Lacson at sa Napolist din nahawak ni Ben Hurloy. Nakasama po yung pangalan nyo. Anong reaksyon nyo, Senador? Alam nyo kasi, ang supposed to be ang source niyan si Napolist. Opo. Pati yung kasi ang inamin naman yata ng Inquirer na yung hard drive ay files na ginawa ni Ben Hurloy upon instruction of Napolis. Apo. Oh, so ganyan po ka unreliable yung information na nilalabas po sa media. Oo. Kasi tandaan niyo na ako ay sinasali lang ni Ben Hurloy sa kanyang files kasi sinabihan siya ni Napolis. Tapos ang basihan ng kanilang pagsasama sa akin ay isang forged letter. Apo. Request, no, forged. So ibig sabihin nun, kung nangyari sa akin, pwede nangyari din sa iba yun. Oo. Na hindi, wala kang kalam-alam na nandiyan ka pala sa files nila kasi forged nga yung letter mo eh. Oo. Pati ho ang inyong ama, si dating Senator Nene Pimentel, sinangkot na rin po. Eh, sa panahon na hindi siya binibigyan ng PDAP. Kasi hindi naman siya narilisan ng PDAP sa time ni GMA. So, opo. Ganyan po ka unreliable yung pinag-uusapan natin. Kaya mag-ingat-ingat po tayong lahat. Okay. May action legal kayo laban dito? Opo. Kinasuhan ko na po yung mga Department of Agriculture na opisyales. Opo. Na sa akin palagay ay involved doon sa pag-forge ng letter kasi inaksyonan nila yung forge letter eh. Opo. So, sabi ko, masyado naman yatang giveaway yun eh. Forge yung letter na galing daw sa opisina ko, inaksyonan nila, may cheque pang lumabas. Opo. Ako kumbinsido na sila po ay sangkot dito, lalo na hindi nila in-inform, sinabihan yung aking opisina. Opo. Na inaksyonan nila yung aking request. Eh, siyempre, kaduda-duda na po yan. Pero Senator Coco, nakilala niyo po itong si Napolis? Na-meet ko po yan, opo. Ah, nakilala niyo po. Paano po ang sitwasyon? Meron po isang meeting na in-arrange yung aking naging kaibigan ko kasi noong 2011 si Robert Castañeda. Okay. Nag-arrange po siya ng isang meeting noong May 2012. Opo. Na sinama niya si Napolis. Opo. So yun lang po yun. Parang nagpapakilala, nakikipagkaibigan. Pero may hiningi sa inyo sa PDAP nyo? Opo, sa dulo na po ng meeting, kwentuhan lang na muna kami ng mga buhay, kayamanan niya, okay. Yung mga paring tinutulungan niya, yung mga anak niya. Then sa dulo po ng meeting, opo. Humingi lang, Senador, bigyan mo naman ako ng PDAP. Eh, tinanggihan ko naman po yun, immediately. Para daw saan yung PDAP na hiningi sa inyo? Wala po, basta general statement lang po. Wala rin figura kung magkano? Wala rin po. Tsaka wala namang detalye, wala namang mga terms. Kasi siyempre, tinanggihan ko na eh. Kaya hindi na niya, siguro pagka tinanggap po sa kanya, papasukan ko ano mga terms. Pati na yung komisyon. Oh, so wala nang ganun. General statement lang, tinanggihan ko, sabi ko yung PDAF ko po, hindi naman po yan, ano, hindi po yan for sale, hindi po yan basta-basta lang binibigay o hinihingi. Oo. Kasi para yan sa mga worthwhile projects. Then natapos na po doon. Hindi na nasundan yung May 2012. Hindi na nasundan yung meeting? Wala na po. Okay. Maraming salamat po. Kaya yan ang sinasabi ko na after that meeting, wala naman akong ginawa na para matulungan siya. Eh bakit masasama pa rin tayo sa mga listahan na ganyan? Okay. Salamat po, Senador. Good morning. Salamat din po. Senador Coco Pimentel.